Sa isang panayam, inihayag ni Air Asia Philippines spokesperson Steve Dailisa na mas madali at maginhawa para sa kanilang mga pasahero na mailipas sa Naiya Terminal 2 ang kanilang domestic flight. Unang-una po, sinusuportahan po ng Air Asia Philippines yung layunin ng Manila International Airport Authority na gawing convenient, maging maginhawa yung pagbiyahe ng mga kababayan natin. Magandang balita po para sa Air Asia, yung paglipat ng aming domestic flights mula rito po sa Terminal 4 patungo ng Terminal 2 kasi mas malaki po yun. Ibig sabihin, mas makakagalaw ng mas maluwag yung ating mga guest, yung ating mga pasahero. Ngunit ayon pa kay Dailisan, nais nilang bigyan linaw ang MIAA sa pagkakaroon ng dagdag oras sa rotation ng eroplano kung mananatili sa Naiya Terminal 3 ang kanilang international flight. Paglilinaw din ni Dailisan, ang Airbus A320 ng Air Asia ay parehong ginagamit sa international at domestic flight, kaya nakikiusap sila na mailipat din sa Naiya Terminal 1 ang kanilang international flight. Ani pa ni Dailisan, hindi nila layunin na hindi sumunod sa nais ng MIAA. Pero ang kanilang apela ay para rin naman sa ikabubuti ng mga pasahero. Sa ngayon, gumagawa na sila ng time and motion study para maipakita nila sa MIAA sa susunod na pagpupulong. So ipinapakiusap po namin at inilalapit po namin sa Miaa. Alam naman po namin na kami po ay pakikinggan, no? At mapagbibigyan din po na mailipat yung aming international flight sa Terminal 1. Di hamak po kasi na mas malapit po talaga yung Terminal 1 sa Terminal 2. Mas madali po yung passenger movement, mas madali rin po yung movement ng cargo, and at the same time, lahat naman po kami, alam ko po kahit yung Miaa, talagang binabantayan namin yung on-time performance para maiwasan po na magkakaroon ng delay sa biyahe ng mga pasahero. Ayon naman kay MIAA spokesperson at Senior Assistant General Manager Brian Co sa SMNI, puno na rin ang Terminal 1 kung maililipat sa Terminal 1 ang mga international flight ng Philippine Airlines. I think Air Asia has raised this to us. We promise matitignan natin, although we cannot assure that we will be able to give this kind of requirement kasi alam naman natin, Terminal 1 is already medyo puno na siya once Philippine Airlines transfers from Terminal 2 to Terminal 1 dahil napakalaking operation po ng PAL ang lilipat doon. Samantala, nakabantay naman ngayon ang Air Asia Philippines sa pagdagsa ng mga pasahero ngayong Semana Santa. Ayon kay Air Asia CEO Ricky Isla, naglaan sila ng 12 check-in counter na pinangangasiwaan na well-trained ground staff upang tulungan ang mga bisita sa lahat ng oras. Mahigit 150 bisita ng Air Asia ang inaasahang magbibiyahe sa mga destinasyon sa labas ng Metro Manila sa panahon ng Semana Santa. Nasa 80-90% pa rin po ang aming pre-pandemic levels for domestic. At ang international po, ang mas mabilis umakyat ngayon, nasa halos 40%-50% na po tayo. Ngayong Holy Week, siguradong mas mataas yan, kaya kailangan handa lang po kami, always ready po ang Air Asia. Para tulungan ng mga bisita, naglabas din ang world's best low-cost airline ng mga quick travel reminders sa pamamagitan ng flyairasia.ph social media. We want to make sure that, you know, when you come to the airport, siguraduhin ho natin na na-check mabuti yung inyong online. No? Number two, kung may hand carry po kayo, 7 kilos po ang required, pero kung dalawa ang bag, pwede. No, sa Air Asia, basta 7 kilos. Kapag kayo po ay nag-book o nag-check-in, dapat ng 20 kilos allowed dun sa inyong online na purchase. Pwede pong dalawang bags din po yun. Ilan naman sa mga pasahero ang nakapanayam ng SMNI sa Naiya Terminal 4 para magbakasyon sa Palawan at Bohol. I feel safe. I don't know what people mean, but I mean security, 100% security is nowhere, you know. But I think also the security is many improvements in the Philippines in the last few years. Ay, ano po, matagal-tagal na kasi nung hindi nakauwi, kaya ito yung ano namin plano. Kasi pagbalik ko, babalik na rin ako sa Sampana ulit. Kaya ito ngayon, try namin doon kasi mas maganda doon. May paalala din ang MIAA sa mga pasaherong may excess baggage.
Lalo na po yung mga nag-excess baggage na minsan iniiwan po nila yung mga bagaheng excess nila. Kung saan-saan dito ay magiging unattended po yun. So pagka yung po yung naging unattended baggage, kailangan pong i-clear po ng ating mga security yan as well as K-9 at saka PNP. So we remind them na pagka po excess yung yung pasahero nagpunta sa check-in counter at excess po sila ng bagahe, i-coordinate na po nila mismo doon sa check-in agent.